Isang mainit na isyo ngayon ang may kinalaman naman sa mawawalan benepisyo ng nasa may 18,000 mga retirees ng PNP na nanggaling sa nating Philippine Constabulary. Kasama natin ngayon si Police Brigadier General Bernard Banak, ang spokesperson ng PNP. General, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali. Hello, at sa mga taga-subaybay, opo. Matagal na palang tinatanggap ng mga dating PC na naging PNP at nag-retire sa pambansang pulisya yung naturang benepisyo. Bakit bigla pong tatanggalin, General? Yes, Angelo, nagkaroon ng pag-aaral ang Department of Budget and Management at sa kanilang nakita ay hindi na maaaring makonsidera na veterans bagi ng PNP ang ating nasa Philippine Constabulary na pinili na magretiro sa PNP. Mm-hmm. So, base sa kanilang desisyon, ay minabuting ititigil na nila ang pagbibigay ng dating 5,000 na monthly pension na dating inire-release sana ito sa Philippine Veterans Affairs Office. So, ito yung mga pagbabago ngayon na Angelo. Teka muna. May batas ba para gawin yun? Kasi kung dati nang tinatanggap at pinakikinabangan, di ba dapat meron ding batayan o may batas na pagbabasehan kung tatanggalin? Well, maring may pinagbasihan ang Department of Budget and Management at sa ngayon, hindi naman natin masasaklawan ano, ang desisyon nila. Mari siguro na makapagbigay ng pahayag ang DBM tungkol sa bagay nito. Tayo naman ay of course ay nais natin na mga dati nating kasama ay tumanggap nitong amount na ito, yung 5,000 pesos, pero sa pagbabago nga ngayon ay hindi na nila ito matatanggap. Mm-hmm. So yun ang kinakailangan na maaring pag-aralan din ng ating mga apektadong mga pensioner. Mm-hmm. Pero General, tama ba 18,000 ang bilang? Yes, mga mahigit 18,000, no? Ah, mahigit? Kung hindi, 18,651 uh-huh. Mga dating PC, member ng PC, pero nagretiro sila sa PNP. Oo. Kaya naman sila napilitang lumipat sa PNP dahil pinapili sila, di ba? Either lumipat sa Armed Forces of the Philippines o manatili sa Armed Forces of the Philippines o lumipat na nga sa PNP? Tama yun. Noong PC pa sila, ay bahagi sila ng AFP. Uh-oh. So, kung sila ay nagretiro sa AFP, ay talagang kwalipikado sila na maging bahagi nitong pension na to dahil sa itong ang sa Philippine Veterans Affairs, no? Uh-huh. Pero noong pinili nila na sila ay lumipat or yes, tama, mag-transfer sa PNP na kung saan ay may tuturing naman ito na civilian na government agency, na law enforcement agency. Yun ang pananaw ngayon ng ating Department of Budget and Management. So dahil kadahilan lang yan, wala tayong magagawa kundi sundin na lamang ito dahil wala na po silang inirelease pa na pondo dito sa atin sa PNP. Oo. Pero di ba napaka-unfair noon, General? Kasi yung mga magre-retirong kasabayan nila na nasa Armed Forces of the Philippines, patuloy na makatatanggap ng benepisyo. Pero yung nandito sa PNP, wala naman siguro, hindi naman siguro sila na-apprise tungkol dyan sa future impact ng kanilang naging desisyon. Ano ho? Biglang mawawalan ho ng retirement benefits. Tama yun. Alam natin na at naintindihan natin yung mga naging saloobin ngayon ng ating mga pensioner, no? At siguro ang maaaring gawin dito ay mag-petition na lamang. Siguro individually or collectively, maaari din na nilang ipahayag ang kanilang saloobin. Kahit man dito sa PNP, kung sa atin nila idudulog, ay i-refer din natin ito sa Department of Budget and Management or maaari namang diretso na rin doon sa DBM upang matugunan na ang kanilang hinaing na diretso na kagad. Pero may posisyon na ba si General Gamboa on this matter?
Well, sa ngayon ay hindi pa naman na nakaabot kay General Gamboa ang mga saloobin nitong ating mga pensioner. Maaari din naman silang sumulat, of course, no, para makarating ito sa opisina ni General Gamboa. Aha. Sige po, follow-up din ho namin siguro. At wala naman siguro sa wisdom ng batas na magkaroon ng ganitong klaseng disparity ano, nung pagtibayin yung PNP law. Tama yun. Oo. At of course, nakikisimpatiya tayo sa mga naapektuhan, ano? Dahil malaking bagay yung 5,000 na suporta, monthly pension. Harinawa ay magkaroon ng solusyon nito. At well, sa ngayon, dahil walang inirelease ang DBM, ay humihiling na rin kami ng pangunawa sa lahat ng ating mga naapektuhan ng mga pensioner, Angelo. Lalong-lalo na nga dun sa mga enlisted personnel na napakalaking bagay sa kanila, yung retirement benefits na kahit sabihin natin 5,000 yon, pero malaking bagay yon para sa kanilang mga gamot at iba pang ano, iba pang pangangailangan dala ng kanilang pagiging retired member ng PNP. Opo, opo. At kung sakali man na sumulat sila sa ating pamunuan kay General Gamboa, ay makakaasa itong ating mga veterans na ipapaabot natin ito sa atensyon ng Department of Budget and Management at maging sa Philippine Veterans Affairs Office. Oh, may estimate kayo more or less sa kung magkano itong pinag-uusapan natin? Kung 18,000... At pagkaalam natin, ito ay mga 200 million. May kalakihan din pala, no? So, malaki-laki rin. At yun, may naapektuhan talaga yung ating mga mahigit 18,000 na mga retired na PNP personnel na dating kabilang sa PC or Philippine Constabulary. Oh. Mahabol na lamang, General. As we speak, kumusta ho ang pagdating ng mga delegado at kumusta ho ang ating seguridad para sa SEA Games? Yes, hello. Itong weekend ay mahigit isang linggo na ang mga dumating ng mga delegado at mga foreign athletes. At kasalukuyan ay nakalatag naman na ang ating seguridad para sa kanila. Ang mga lahat ng mga hotels and venues ay meron na nakatalagang police. Lahat din ng mga commercial establishments sa palibot ng mga hotels ay may mga help desk tayo at mga tourist police upang bigyan ng seguridad ang lahat ng mga turista at mga delegado na mamamasyal habang naghihintay ng kanilang laro. So, asahan natin na magiging mahigpit ang seguridad sa mga panahon ito. Maraming salamat, General. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Angelo. Magandang ang spokesperson ng Philippine National Police, Brigadier General Bernard Banak.